Magandang araw, kapamilya. Ngayong weekend na to ay special ang ating episode, 'di ba? Nung nakaraang dalawang linggo, pinag-usapan natin ang pamilya program ng Caritas Philippines. So, sisimula na nito mga bandang September, October, pero nag-uumpisa na ngayon mag-screening, maghanda ng mga iba't ibang diocese to feed around 700 families, no? Which is around 3,500 students, no? Persons, no? Ngayon, isa sa pinaka-successful na program na kahawig actually ng pamilya program ng Caritas Philippines ay yung ating conditional cash transfer ng gobyerno, no? Or yung Pantawid Pamilya Program ng Pilipino, no? Kaya ngayon ay kami ay nagpapasalamat at nagagalak na ang ating panauhin ngayon sa Journeys of Hope is the one who really grew, no? Started and grew the program. So we, of course, we will ask her to share with us how the program started from the time of President GMA and of course the time of President Pinoy. So we'd like to welcome and thank her for joining us this weekend. Our guest is none other than Secretary Dinky Soliman. Hi, Dinky, welcome and thank you. Magandang araw po sa inyong mga tagapanood. Hi, Father Tito, at sa ating mga kapamilya sa iba't ibang bahagi ng mundo at ng Pilipinas. Okay, thanks. We're starting this, I mentioned this to you already, this ambitious, no, ambitious program of Caritas Philippines to start with feeding program, but it's an overall strategy of food security, no? Which means kasama dings, alam mo naman to more than us, di ba? Livelihood, education, and family development, and even financial management for the mothers and the fathers, and even the other members of the families, no? So we thought that, you know, one of the best programs, ito dings, I was very, back into 2015, no? I read an article on the talk of Roger Van de Brink of World Bank. Mm. As he was leaving the Philippines, he was parang submitting his report. And I was very struck by what he said. He said, there are three things that the government of President Aquino started and must be continued. Game changers, sabi niya. These are the potential game changers. Number one is the universal healthcare, the start of the universal healthcare, no? Number two is that bold move, no? Shifting from 10-year cycle of basic education to K-12, no? Bold. I mean, it still has its challenges now, but I think as an educator, that's the move in the right direction, no? And of course, the conditional cash transfer, no? And sana, Dings, mabahagi mo, paano ba siya nagsimula na 800,000 families by the time GMA ended her term, correct? And then 4.4 million families by the time Pinoy ended this term. So please share with us the story, the journey of the Pantawid Pamilya Program, Pilipino Program ng gobyerno. Yes, Father Tito. Nagsimula po ito talaga ng panahon ni President Arroyo under the leadership of Secretary Cabral. At nung bago kami nagbitiw, dahil alam naman natin lahat, nagbitiw kami bago matapos ang aming termino sa ilalim ng pamamalakad ni GMA, may pinag-uusapan na kaming ganitong klaseng programa na ito ay actually nagmula sa Brazil at sa Mexico. Mm-hmm. Ito yung Bolsa Pamilya ang tawag sa Brazil. And may isa pang tawag sa Mexico, itong conditional cash transfer. Mm-hmm. And ang pinakamahalaga para sa dalawang programang ito ay ang pagsusuri na ang pagpasok ng mga bata sa eskwelahan ay hindi lang simpleng kailangang papasok ka at ang mga bata ay makakapag-aral. Merong mga bagay na kailangan ng bata para siya ay tunay na matuto at tunay na manatili sa eskwelahan. Ang taas ng ating dropout rate noon at ang pinakamadaling makitang dahilan ay yung pagsustento ng pagpasok nila.
Kasi kahit na gusto mong pumasok, kung wala kang pamasahe, kung maglalakad ka naman, wala kang gamit, notebook or bag or pambaon. Talagang maraming bagay na tawag nga natin sa English, hidden cost, na itinatawid ng mga pamilya noon. Pero hirap na hirap. Correct. Kaya ang naging layunin ng Pantawid Pamilya Program, panatiliin ang mga bata sa eskwelahan at panatiliin malusog. So that was the main goal, no? To keep them in school? Yes. Okay. To keep them in school, help them graduate from elementary and high school. At that time, wala pa tayong K-12 nung nagsimula. At panatiliin malusog. Kasi hindi ka makakapag-aral kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay may bulate, kung ikaw ay malnourished. So importante na ikaw ay nache-check up. So ito ay nagsimula sa 800,000 nga sa panahon ni Secretary Cabral. Yes. So pagdating namin merong mga ilang question under the time of President Arroyo. It was under DSWD already. Yes, oo. And it was led by Secretary SP Cabral. SP Cabral. And, and my colleagues who are mga USEC noon, na sila Celia Yangko and sila Meshi Recipe, si Lulu Pablo. At the time of conceptualization, nandun ka pa. You were still in the government when they were starting to plan the conditional cash transfer. Very seminal stage. Nung umpisa. Pero ang pinaka nandun talaga to roll it out was Secretary Cabral already. Secretary Cabral, yeah. Oo, siya na. Okay. And ang idea noon was to provide an education grant sa elementary at 300 pesos per child up to 3 children. Okay. At kung high school ay 500 pesos plus another 500 if you bring your child to health center on a monthly basis. Okay. Yung tatlong batang naka-enroll. Okay. So ang suma total kung halimbawa ang elementary lahat sila 300 times 3 is 900 plus 500 if they comply with health, so 900 plus 500 is 1,400. Which at that time natatanggap nila once every 3 months. So yung pantatlong buwan mo, 1,400 times 3, matatanggap mo yon on the third month. Okay. So medyo matagal at medyo hirap. Mm-hmm. Meron din isang ginawa ang mga kasama ko sa DSWD nung simula na hindi ginagawa sa Brazil at sa Mexico. Mm-hmm. At malaking debate yon, pero in-insist natin bilang tayo yung taga-implementa sa World Bank na kailangan na merong family development session. Okay. So that is original to the Philippines, the family development session. Correct. Okay. Yes. Oh. And yung family development session is a monthly session na all partner beneficiaries ay kailangan pumunta. Yung nanay, mainly, kung hindi pwede yung nanay, yung tatay. Okay. At sila ay mag-a-attend nito, and merong modules na for 5 years ang modules namin. Okay. Na ang pinag-uusapan ay ikaw at ang iyong pangangalaga ng sarili mo bilang nanay, ikaw at ang pamilya bilang pangangalaga ng sarili mo at ang pamilya, paano mo tutulungan ang bata kung siya ay may mga problema, lalong-lalo na dahil lumaki ang ating karamihang mga nanay na walang gadgets. Eh may mga gadgets na nung sinisimula. Kasama yon. And ano ang gagawin mo kung
nag-aaway kayong mag-asawa, may kasama din yon. And yung pangatlong, kumbaga, area of modules, yung you and your community. So ikaw, as bilang isang aktibong mamamayan, okay, ano yung ginagawa mo para ikaw naman ay magbalik ng iyong nabibenepisyo sa pamamagitan ng pakikipag makilaho sa mga aktibidades ng komunidad. So every month yan, nagkakaroon ng ganun session. For five years. At ang nag-i-implement, kung hindi yung DSWD social worker, kasi we hired municipal links, we call them. Mm-hmm. We also entered into partnership with civil society organizations who does value education. Okay. So sila yung nagpapatakbo ng ilang mga family development sessions, several NGOs in the different areas that we work in. Yes. But that's getting ahead of my story. Nung una, wala pa yun. Parang nakita lang namin na mas magandang palawakin para hindi, para mas maraming ma-involve. I think on the second year that we were already implementing. Mm-hmm. The first thing na ginawa namin, pagpasok namin, was to assess the program. Okay. Tiningnan yung by the time you entered, how many years na implemented? How many years have they implemented the program? Mga 1 year and a half na. 1 year and a half. Okay. There's enough data to evaluate, no? Yes, and that's like 800,000 families na nga ang naka-enroll. 1 year to 2 years na yung implementation nila. But very very seminal nga. And in-assess namin at tiningnan what were the challenges that they were encountering. So the first challenge that we identified was that to give the grant on the third month, masyadong matagal. Okay. So nagkakanda utang-utang pa muna yung mga tao. Yeah. And ang pamamaraan ng pagdala ay napakabagal. Kasi kailangan land bank lang ang magbibigay ng disbursing authority. Yeah. Which means pipila ang mga taga ang mga partner beneficiaries sa mga land bank offices at hindi lahat naka ATM pa. Okay. And ang land bank ayaw naman nilang ibigay ang opisina nila the whole time bukas kasi may mga iba daw silang kliyente. So okay. Isang malaking challenge yon. So, meron pa ng sitwasyon na kunyari yung mga isla, like Balabac sa Palawan, yung mga dun sa ano sa Tawi-Tawi, yung dun sa Cagayan Valley Islands. Yeah. Paano mo aabutin yon? And ginagawa nila mga helicopter ng politicians ang nagdadala ng pera, and that became a problem also. So ang ginawa namin ay naghanap kami ng una, nakipag-ugnayan ako sa economic managers natin. Mm-hmm. And pinaliwanag ko na hindi pwedeng land bank lang ang nagdi-disburse. Okay. Pero ayaw din naman namin na kami yung magdi-disburse direct, na kami yung nagbibigay ng pera, because that's a big fiduciary responsibility. Yes. So at saka that's very, it will be vulnerable to corruption. Yes. Ayaw din namin ilagay sa LGU kasi lalo namang magkakaroon ng hamon sa politika at saka sa corruption. Diba? So with all due apologies sa mga LGUs. You said that very nicely. Hamon, challenge. Okay. So ang naging usapan namin ni Cesar that as the Secretary of Finance at ni Butch as the DBM, we will look for other conduits. Mm-hmm. And that's when we started looking at and getting into contracts, land bank getting into contract with GCash, okay, with Dulier, mm-hmm, with Palawan Pawn Shop, with cooperative banks that are all present in the very far-flung areas ng ating bansa.
para mas accessible itong mga facilities na ito. Okay. Pangalawa, ni-rework namin yung IT system. It was really malaking bagay talaga yung IT. Ni-rework namin so that we can actually disburse every 2 months. Okay. Para mas maaga nilang makuha yung pera. Okay. But that would mean checking compliance on a very regular and rigorous basis. Mm-mm. Dahil chine-check kung talaga nagpupunta sa eskwelahan at nagpupunta sa health center. So okay, paano ginagawa yon? Ang ginagawa, may listahan tayo ng partner beneficiaries, pangalan ng bata at pangalan ng pamilya na nakalagay sa isang listahan na nakalagay sa isang IT system. Mm-mm. And may card ang bawat pamilya. Okay. Sila ay identified through, ito yung pinaka malaking hamon nga, through the National Household Targeting System for Poverty Reduction. So, okay, ibig sabihin yan, itong ating ginawa na pag-identify ay hindi in-identify ng LGU, hindi in-identify ng DSWD. There was a survey done na merong tinitingnan ang kapaligiran, ang gawa ng bahay mo, at appliances you have. Oo, objective evidence-based, yes, indicators. So ilan yung nakapag-aral ka ba, ilan yung merong tapos na ng, yes, elementary, and then may weight yon. And okay, then is sinasubject sa computer. And so very, it's very data-driven. Very data-driven. Yes, very okay, much so. Kaya nga, that's why the assessment of World Bank was very robust in terms of yung identification of beneficiaries. To your knowledge, was the Brazil and Mexican programs following the same rigor? To your knowledge. Yes, but we learned from them. So okay, yung kanilang, so we improve on their... Yung kanilang mga sabihin na natin areas of improvement, na-improve namin. So okay, kunyari, yung okay, tinatawag naming margin of errors, no? Yung gano'ng kalaki ang persentahe na dapat na merong kang kamalian. Dapat yung inclusion or exclusion error kung tawagin. Yes. Dapat mas marami kang inclusion error kesa sa exclusion. That means, mabuting magkaroon pa ng pagkakamali na napasok mo ang inclusive. Ang mas maraming bahay hindi nangangailangan dahil mas madaling alisin sila. Okay. Kesa sa yung mga nangangailangan na hindi mo na ipasok. Okay. And that really has been a continuing challenge. Kaya ang ginawa din namin, gumawa din kami ng grievance redress system. So that means, okay, after na gawa yung survey, binabalik namin sa community. Ito po yung listahan ng mga magbebenepisyo. Kasi sila po yung lumabas na nangangailangan. At papaliwanag mo kung ano yung ginawa ng computer. Na ito po yung bigat na inilagay dito sa ganito klaseng bahay. Ito yung bigat na ginawa sa ganitong klaseng at natapos mong degree, kung meron man. In other words, pinaliliwanag sa kanila kung ano ang naging batayan. Kasama sila, uh-oh, o hindi. Kaya nung early days na sinasabing, sinong namili sa inyo, lalong-lalo na yung mga critics na sinasabing politika daw ito, uh-oh, yung mga mismong beneficiary ang nagpapaliwanag, hindi po, computer po yung nagsabi kung kasama ko o hindi. Dahil pinaliliwanag namin. Alam nila, no? Oo. And oo, kung may problema, yun nga, they go through the grievance redress system. And up to now, that exists. Yung grievance redress, you either can text as long as you put the detail. Ano yung lalagay mo? Pangalan, yung ID number ng pantawid na kinocomplain mo, yung lugar mo, and ano yung complaint. You can also write
Or you can actually go to a DSWD office to complain. So, marami kaming naalis ng first year na inclusion error na dahil nga nung nagsimula, talagang medyo hindi pa talaga gamay. May mga napasok na teachers na hindi dapat kasama. May mga napasok na social workers na naging beneficiaries. Inalis din namin. Para talaga ang nakapaloob ay yung mga taong nangangailangan talaga. So that whole system is in an IT list. The names are all in a list. Okay. And merong checking of attendance dahil talaga namang kinukuha yung attendance ng teachers. Mm-mm. And the barangay health workers are the ones noting kung nagpupunta sa health center o hindi. Yeah. And yung data na yon is taken by a municipal link na taga DSWD, inputted into the system, and then irarun mo yon. Okay. So it will go now to the provincial and then regional IT system, and it will show sino yung nag-comply. And once na karon ng two checks, no, kailangan mag-check ka kung tama yung walang duplicate error or wala kang duplicate names, ipapasa na sa land bank. And when that goes into the land bank system now either goes into an ATM, if they're in an ATM list, or to a conduit list, which could be Palawan, which could be ano. Yeah. And then they tell now the partner beneficiaries, naglagay na muna pera, pwede na kayong pumunta ng land bank. Okay. So, okay. So it really had to be a coordination between and among DepEd, DOH, DOH, and Land Bank. Land Bank, okay. So, and of course, the local government offices, ano? And the local government offices are there for support. So what do they mean? What do I mean by that? We coordinate with them and they provide us the office and they provide us the place where we can disperse. Where Lulier, for example, or Palawan Pawn Shop, or whoever is the conduit, can go and actually disperse from there. They provide dedicated area. No? Yes, Binks, and they provide security. Okay, Binks, ano? Kailangan pala 2 episodes to, no? What were the major gains of the program? As you look back, what were the major achievements of the program? Aside from the system that was put up, no, but the actual impact vis-a-vis the goals of the program. I'll tell you stories. For example, yung isang ito hindi niya pinagkakaila. You remember Venus Raj? Venus Raj, the beauty queen? Yes, of course. Sabi niya sa amin, she was one of our spokesperson. Ang kapatid niya is a beneficiary of Pantawid Pamilya in Bicol. Okay. And sabi niya, nung nag-aaral kaming dalawa ng kapatid ko, kailangan kong baliin ang lapis para meron kaming pangsulat. Wow. Ngayon, kompleto ang aking mga pamangkin. Kompleto sila ng kanilang gamit, may bag na, at sila ay papel at may lapis na at sila ay mayroong magandang kasuotan na. And ngayon, she took over yung kanilang pag-aaral. Pero yun yung impact. Another story. Yung dito naman yung sa Pasig. Sabi sa akin nung nanay, Ma'am, alam nyo, bago tayo nagkaroon ng pantawid, kolektor ako ng weteng. Kasi yun lang ang alam kong pamamaraan para maitawid ang mga bata. Pero alam kong hindi maganda kasi nakikita ng mga bata yung weteng. Pero nung nagpantawid na, huminto na ako. At ang paghinto ko, dahil yung nakukuha ko sa weteng,
nakukuha ko na dito sa grant. And ang aking ginagawa, aking minamanage na yung nakukuha ko, at nag-aaral na din ako sa alternative learning para sabayan ko yung mga bata. Nice. Nag-graduate siya ng high school. Yung nanay na yon. Yung isang tatay naman sa tondo naman ito, sabi niya sa akin nung, kasi I go around and really talk to the families, no? Sabi niya sa akin, alam mo ma'am, nung bago itong programa, ang inisip ko, mamamatay ako at ang aking mga anak, ang kanilang kalagayan ay kalagayan ko pa rin. Tapos ako ng grade 3. Iniisip ko nga, magiging kawawa ang buhay ng mga anak ko. Ngayon, naniniwala ako na meron kaming pag-asa dahil makakatapos sila ng high school. Amin lang aalagaan ito, sisiguraduhin. Yes. Yun ang impact at the level of families. Yes. And that's across. I mean, marami pa akong ganung kwento. Yes. But overall, nakatatlong impact evaluation na kami. And the World Bank and ADB have written about it. And it's anybody can go into the websites of those two banks. Mm-hmm. At may ang indicator talaga, ang impact sa buhay ng mga partner beneficiaries is definitely improve appreciation and hope for the future. And their health situation is better off. Kasi ang isang ginagawa doon sa health, aside from yung pagbisita, every 6 months may deworming na ginagawa. Okay. So, okay. Talagang very comprehensive ang ano, no, ang programa. Oo, para nang sigurado, in the words of Pinoy, siguraduhin natin na ito ay makakabigay sa sila, sa kanila, ng pamamaraan para maiaho nila ang sarili nila sa kahirapan. Yun yung maiiwan natin sa kanila. Yeah. The capacity to move out of poverty. Empowerment, ano, Dinks, empowerment. Yeah. Dinks, what can you say about, kasi no, as I mentioned, di ba, Caritas Philippines is starting this ambitious program also. Of course, beginning first with around, ano, with around ilang families lang ba yun? 700 families lang muna, no? Just to get the system in place. But ang concept kasi nila is to appeal to people to sponsor, no, down the road. But they want to spread it out, ano, in tandem with the government. Anong mapapayo mo as a farewell message of hope to those who would help the pamilya program of Caritas Philippines? First of all, I think talaga na investing in the education or ang pagpuhunan natin sa edukasyon ng ating mga bata at sa kanilang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang pagpupuhunan na dapat natin gawin. It's one of the biggest investments that we can make. Especially now. Kasi sinasabi nga nila, bakit hindi na lang yung gawin at ibigay yan para magkaroon ng livelihood? Sabi nga namin, oo, sige, magla-livelihood sila. Pero yung mga batang hindi tapos, anong magiging trabaho nila? Sila na naman ang nandun sa pinakamababang klase ng trabaho. Kasi hindi sila makaangat. Yes. So, ako tingin ko ang aking nakita, nakakita na kami ng 300,000 nung umalis ako, 300,000 yung nakagraduate ng high school, hindi pa yung K-12. Yes. Meron kaming scholarship program for mga estudyante ng college. 4,000 yun. And all of them had finished already their colleges and some of them na kukontak pa namin, they're all teachers now or forest rangers or nasa agriculture. Okay. So, ang tingin ko, itong gagawin ng Caritas ay napakahalaga and adopting one family for 6 years is nothing for those who are in a comfortable situation. Mm-mm. Dahil it doesn't take much. It doesn't take much. 300, sabihin mo ng 1,000 a month. Yes. For middle class and upper middle class,
this is just your Jollibee or your hamburger or your Starbucks. Starbucks. I mean, you know, napakadaling itabi. But that would really make life so more, so much meaningful for those who will benefit from it. So, yeah. Kasi there was even one time I was going out of a building. Sabi sa akin nung security, magtayo si Dinky. Sabi ko, oo, salamat po ha. Nakatapos yung anak ko. Ngayon nagtatrabaho siya sa isang BPO. Magaang na ang buhay namin ngayon. Oh. That's what it's all about. That's what it's all about. Dinky, we'll invite you again. We'll invite you next time with the Caritas people para makapagkwentuhan kayo. Ha? Sure. Would love to. Maraming salamat. And again, we would like to invite you to be part of the Board of Advisors of Caritas Philippines for this program, no? For this Pamilya program. So Dinky, maraming salamat. And keep safe, keep healthy, and there's a lot of work for us to do. Happy to help, and we'll be with you. Thank you. Thank you, Dinky. Thank you.